ating ngayon matutunghayan ng iba't ibang klaseng buhay. Mayroon ng mga estudyante ng Tantahay na may iba't ibang klase ng estado sa buhay. Mayaman, may kaya, at mahirap. Magkano ang baon mo araw-araw? Ang baon ko po ay 60 pesos araw-araw. Ano ang trabaho ng iyong magulang? Trabaho po ng aking magulang ay nagtitinda ng gulay. Ilan kayong magkakapatid? Lima po kami magkakapatid. 5% ang walang pangsustento sa pag-aaral o walang pambaon paaralan. 39% naman ang out of school youth o hindi na pumapasok dahil sa labis na kakulangan sa pondo sa pag-aaral. 6,000 na estudyante mula sa pampribadong paaralan ang lumilipat sa pampublikong paaralan upang makatupid sa gastusin ng pamilya. Ang isa sa mga pangunahing problema sa edukasyon, yung kahirapan. Talagang nakikita ko yung mga bata kung minsan walang baon. Gustuhin man nila mag-aral, kung gutom ang kanilang tiyan, nahihirapan. Ano ang ginagawa mo pag free time? At binibigyan ka ba ng pera? At para saan to? Hindi po ako binibigyan ng pera. Ang ginagawa ko po pag free time ay nagbabasketball. Saan po kayo nakatira? Diyan po. Ilan po kayong nakatira dyan? 4. Magandang hapon po. Ito po si Mama, ang aking lola. Okay po. Ang aking pong tatay ay wala. Ano pong ginagawa nyo pagkatapos nyo pong mag-aral or pagkatapos nyo pong galing sa school? Ano po, wala. Kung ano-ano, nagbabasa ng Wattpad, kung ano-ano po. Nasaan po yung kapatid nyo? May kapatid po ba kayo? Opo. Ilan po? Isa. Saan po siya ngayon? Sa Olongga po. Ilan taon na po yun? 17. Nagtatrabaho na po? Opo. Working student. Nung grade na po kayo? 7. Ano pong trabaho ng tatay niyo po? Marketing? Yung nanay po? Wala. Foundation lang, ganun. Yung kapatid niyo po, sabi niyo po, nag-working student. Ano pong trabaho niya? Sa Jollibee. Ano pong course niya? Computer. Magkano po yung baon niyo sa isang araw? 50. Maghapon na po yan. Age you? 14 years old. Yung daily allowance you po? 200 pesos. Yung family income monthly? 64,200 lahat. Yung trabaho po ng parents you? Yung papa ko, 4-man. Tapos yung mama ko naman, housewife lang. May dahilan po ba bakit hindi po kayo sa private school? Kasi po gusto po talaga ng mama ko na itry ko po. Mataas naman po yung standard ng bansa. Saka napapansin ko po dun sa mga...
Ano po yung way of transportation niya papunta sa kapauwi? Kapag po ano, umaga, hinahatid po ako nandito ko gamit yung motor niya. Tapos po kapag hapon naman, sumasakay na lang po ng tricycle kasama ko po yung isa kong classmate. Nahirapan po ba kayo bumiyahin minsan? Minsan oo, kasi minsan wala kaming masakay na tricycle ganun. Masyadong mapili. Pero minsan naman eh, madali lang yung biyahe. Ano po yung trabaho ng papa niyo? Saka po yung pangalan? Ano, Benhar Pastrana. Tapos po, isa po siya kong farmer. Madalas po ba siyang nauwi dito? Araw-araw po ba o linggohan? Hindi po, para po, hindi naman po sa linggohan, pero occasional po. Minsan po, pag may free time po kayo, nalabas po kayo ng pagbuong pamilya po? Nalabas naman po, pero po minsan, hindi na po nakakalabas. Ganun. Minsan po eh, binibili na lang yung gusto, gano'n. Kasi po eh, masyado pong hectic sa schedule. Sapat naman po yung dito po ng pamilya niya po para dito sa kailangan niya po. Sapat naman po. Ano po yung ano, madalas na ginagawa po ng pamilya niya? Madalas po nakain sa labas, nag-mall, gano'n. Tapos eh, kung ano na lang yung maisipan nilang gawin. Kasi minsan eh, paiba-iba din ang isip, gano'n. Ano po yan? Nagkakasabay-sabay po kayo ng pagkain? Gano'n. Nagkakasabay-sabay naman po. Kunyari po may special occasion, gano'n. Or di kaya po nagkakayayaan. Kasi po minsan yung iba po may trabaho nga. Hindi na po nakakasabay sa kami sa pagkain. Kunwari po sa mga ano, may meeting po yung mga, yung sa school po. Na madalas po bang, ay natin po ba yung family nyo? Gano'n. Yung mama ko lang, kasi nga katulad yung sinabi ko, kasi eh, yung iba nga busy ganun. Kaya si mama na nakakain. Kasi dito lang naman sa bahay. Yung bahay na. Natuloy ako maisip. Wait lang. Ano po yung ano, madalas na ginagawa po ng pamilya niyo? Madalas po nakain sa labas, nag-mall, ganun. Tapos eh, kung ano na lang yung maisipan nilang gawin. Kasi minsan eh, paiba-iba din ang isip. Ganun. Ano po yan? Nagkakasabay-sabay po kayo ng pagkain? Ganun. Nagkakasabay-sabay naman po. Kunyari po may special occasion, ganun. Or di kaya po nagkakayayaan. Kasi po minsan yung iba po may trabaho nga. Hindi na po nakakasabay sa kami sa pagkain. Kunwari po sa mga ano, may meeting po yung mga, yung sa school po. Na madalas po bang, ay natin po ba yung family nyo, ganun? Yung mama ko lang, kasi nga katulad yung sinabi ko, kasi eh, yung iba nga busy ganun. Kaya si mama na nakakain. Kasi dito lang naman sa bahay.